Magandang araw, Pilipinas, at sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Sa araw nito, mga kaibigan, ay sananong pong espesyal na personalidad ang ating makakakwentuhan. And I'm so honored to have him for the very first time, a well-respected tri-media journalist, special convoy to China. Isa po ito sa mga idolo ng masa. Mga kaibigan, let's all welcome Mr. Ramon Mon Tulfo. Hello. Magandang hapon, no? Magandang araw sa iyo. And I hope you will allow me by just calling you Mon. Yeah, please. Yes, yes, yes. Well, at, mas ayoko ng mister eh. Mister, sir, ayoko niyan. Yun na nga eh. Yung sa journalist kasi, yung mga boss namin sa... natutunan ko yung hindi nagsisir, nagmamam sa mga boss. Sa journalism profession, hindi kami tumatawag ng sir sa mga editors namin. First name basis. Pwede first name, yes. Di ba? Kasi parang mas intimate, di ba? Hindi sa wala kang respeto, kundi yung... O kaya, gagaya ko sa akin, hindi ako nagsisir sa mga ini-interview ko. Kasi pantay lang kayo eh, bakit huwag ka magsisir? Nagsisir ka kung mataas kayo. Mr. President, nga, dapat, di ba? Hindi mo magsisir. Kasi professional kayo eh. In other words, equal footing kayo. Dapat ang tawagan ninyo, first name basis, o kaya Mr. Tulfo, o kaya Miss Amoyo. Yes. Ngayon pa lang, actually, maraming salamat dahil pinagbigyan mo ko. Salamat din. Oo, napakalaking, napakalaking karangalan para sa akin. My God, ang isang Ramon Tulfo, makaharap, at ngayon ay huhubaran natin siya. Sino nga ba? Hindi literal, mga kaibigan, ha? Kasi marami tayong malalaman tungkol sa kanya na hindi nyo alam at hindi ko rin alam. Sino nga ba si Mon Tulfo? Si Mon Tulfo na lingid sa akala ng publiko, napaka matapang, barumbado, suplado. Si Ramon Tulfo, ang tunay na Ramon Tulfo ay isang generous, kind-hearted, mapagmahal sa kapwa. Which hindi nila alam. Spiritual. In fact, dahil sa pagmamahal ko sa kapwa ko, mayroon akong foundation. Yung foundation, Ramon Tulfo, Good Samaritan Foundation, na tumutulong sa mga mahihirap. Wow. That's amazing. Matagal na yan. Oo. At saka, siyempre, yung isumbong mo kay Tulfo, yung may mga problema at saka yung inabuso, kaya inapi ng mga nasa poder, nasa mga otoridad, lumalapit sa amin. In fact, ako yung unang sumbungan ng bayan. Oo naman, Yung napaka-icon ng isumbung mo kay Tulfo, ito po yun. Diba? Na kung tutuusin, ang isumbung mo kay Tulfo ay parang spin-off ng programa ni Raffy Tulfo, who is now a senator. Senator. Diba? Okay. Alamin natin ang kung paano nagsimula si Mon Tulfo. Simula natin sa pamilya. You are the eldest of 10 children. Yes, sampung magkakapatid. I'm the eldest. So, simulan muna natin sa ikaw bilang the eldest. Sino ang sumunod? Ako, lalaki, babae, and then si Wanda. Si Wanda. And then si Ben. And then si Bong, si Joseph, si Raffy. Si magkasunod dyan, Raffy at Erwin. And then babae. So yung youngest nyo babae? Babae. Youngest, ano naman, si sa lalaki? Sa lalaki, si Erwin. Sino ang sumunod sa inyo? Isang lalaki. Ba't ayaw mo sabihin ng pangalan? Si Felix. Nasa Amerika kasi. Ah, okay. Oo. Nasa Amerika siya. Okay. Tsaka ang... si yung pangatlo, nasa Amerika din. Wala ba kayo napapansin sa mga mata ng mga Tulfo? Meron silang kakaiba, di ba? Dahil 25%, di ba, ay Hapon. Japanese ay, po ang kanilang nanay. Nanay ko is a Japanese mestiza. Curious muna ako. Doon muna tayo sa mother mo at saka father mo. Kasi parang ang nakikita kasi sa'yo, lalo na ikaw in particular, bilang the eldest, at ikaw ang kaunaunahan talaga sa public service, yes. Right? Ikaw yung unang-una sa public service. Bago si Wanda, bago si Ben, bago si Erwin, at saka si Raffy, di ba? Paano ka napunta sa industriyang to? Actually, simula ako,
sa media bilang disc jockey. Okay. Nagpapatugtog English. Yes, English. Yes, oo. Sa parang Bicol. DJ. Oo, yeah, DJ. Oo. Tapos naging newscaster sa radio. Naabutan ako ng martial law in 1972. Walang tumigil yung mga, lahat. Di ba? Halos lahat. Except yung mga mangilang-ilang istasyon which belong to the government. Ako naman napunta sa naging medical representative ako. Wow, talaga? Okay. Ayan. Tapos noon, sabi ko, hindi ako fulfilled, although ang napakalaking sweldo. Masarap, may kotse, may ang laki ng sweldo. Yung tinatanggap ko doon sa medical representative ay doble, more than double yung tinatanggap ko as a media man. Wow. Pero hindi ako fulfilled. Sabi ko, parang walang kulang. Kaya bumalik ako sa media. May nahanap ka. Oo. Bumalik ako sa media through the Philippine News Agency. From the PNA, napunta ako sa Times Journal, napunta ako sa Bulletin where I started my column. And then, Daily Inquirer. For a while, nagtrabaho ko sa the Manila Times. Ngayon, ay sa Philippine Star. Oh, halos naikot mo na yon. Hindi, nag-journal ka pa eh. Yun nga. Pagkatapos ng PNA, napunta ko sa Times Journal. Okay. Napunta sa Bulletin. Okay, pero pinaka-longest ano mo talaga, Philippine Daily Inquirer. Column mo. Yes. Column mo. But it was in 1991 nang simulan mo ang yung sinasabi kong ang iconic na public service. Oh, yung isumbong mo kay Tulfo. Okay. Whose idea was it? Actually, idea ng dati kong boss, si Baby Kamomot, sa DCHP. Boss ko yun nung araw. Tapos kinuha niya ako dahil daw, sabi niya, nakikita ko na tumutulong yung column mo sa mga inaapi. Kaya lang dito Tagalog. Sabi ko, mukhang mahirapan ako dahil bulol ako sa Tagalog. Eh. At saka may punto ako. Sabi ni Baby Kamomot, lalaki ito si Baby Kamomot. Yung mo ba alam na dito sa Baynila, karamihan dito, yung mga ay natitrace yung kanilang angkan sa Visayas at Mindanao. So, pumayag ako. You are from Davao. Pinanganak sa Davao. Napanganak sa Davao and yung nanay ko tiga Davao Oriental. So talagang ano na siya, dito na siya talaga nagstay nang maging mag-asawa sila ng daddy mo. They met alam mo yung daddy ko after the war, na-assign siya sa Davao to investigate war crimes. Okay. War crimes investigator ang daddy ko. Nakita niya yung mami ko na isang POW. Prisoner of War. Dahil yung lahat ng mga hapon, di ba, kinulong nang matapos ang gyera. Ayun, doon sila nag-ibigan. Your dad is a military, right? Yes. Nag-retire siya ng colonel sa Philippine Constabulary. Oh, yun naman ang ano dati, di ba? PC. Yun ang precursor ng PNP, Philippine National Police. Alam niyo mga kaibigan, ang nakakatuwa dito kay Mon, napakalayo na ng kanyang narating. Pero alam niyo ba na undergraduate siya? Bakit niyo hindi tinapos yung pag-aaral niyo? Nag-asawa na ako eh. Okay. Tapos, At what age ka nag-asawa? Bata ako nag-asawa. And then sabi ko, bakit pa? May trabaho na ako eh. Tinamad na ako. Tsaka palabas ako eh. Okay lang. Sabi ko, kung na yung mga natutunan ko sa eskwela, matutunan ko naman sa libro. Eh, palabasa ako, I read books. Mahilig akong magbasa eh. Ito mo yung background natin. All books, all over this place. Ang mga hindi nagtapos na very successful personality, si Blas Ople at saka si Francisco Quitatan. I don't know that. I thought he was a lawyer. Hindi. Okay. In fact, grabe, he was kicked out of the UST, University of the Philippines, si Kita, dahil parang rebelde sila eh, mga activist sila noon, pumasok sa dyaryo. Ganon din si Opli, pumasok din sa dyaryo. At ang hindi rin nila alam,
dalawa rin sa mga younger brothers mo ay hindi rin nagtapos, pero they are very, very successful. Si Erwin at saka si Raffy. Diba? Alam pero mo, mahilig sila, may gaya ko, mahilig sila magbasa. Kumusta ang childhood ni Mon Tulfo? Disiplinado kami sa bahay. Ang kunting mali, palo. Nung araw kasi allowed yan, di ba? Kunting mali. Ako atang, I would say that I was a battered child. Kasi sa bahay, abang yung kuwan ako eh, yung makulit, malikot. Makulit, oo. Palo na pa eh, pinapalo ako. That toughened me up. Yung naging tough. In fact, ang daddy ko rin was preparing me for the military life, for a military life. Ang gusto niya maging graduate ako ng Philippine Military Academy. Hindi naman ako pumasa. Mahina ako sa mathematics. Sa math. Pero yun pala, mag-excel ka sa ibang field. Yun na nga. Bilang isang media person. Parang swerte. Di ba? Yes, yes. Ito talaga ang destino ko. Oo. Pero nag-take ka pa ng ano, di ba? Nag-take ka pa ng engineering. Engineering para madali ako makapasok sa PMA. Kagaya ng mga, di ba, mayroong iba para makapasok sa UP. Uh-huh. Pero sila ngayon, UP C80. Uh-huh. Yung preparatory o UP CAT. Ganon din ang ako. Kumuha ko ng engineering para madali ang exams. Magaling lang ako sa English. In fact, nung kumuha ko ng examination sa PMA, pinasa ko yung mataas sa ang English, grammar, English literature, at saka yung IQ. Highest nyo. Mataas. Mataas ako. Mm-hmm. Bumagsak ako sa math. Sa math. Talagang hindi sinwerte. Okay. Balikan lang natin yung sinimulan mong public service program mong isumbong mo kay Tulfo. Yes. So, kanina, sabi mo nga, sino nga pala ang nagpasimula nun? Bakit na at paano ito nabuo? At bakit mo ito tinigil? Noong 1991, naghahanap sila na yung Veritas, ha? Na 1991 na pumamayagpag yung Veritas kasi lahat ng mga magagaling sa radio ng competing stations pinirate nila. At ako naman yung kanilang presidente, sabi nila kailangan natin ng isang tagapagtanggol ng mga inaapi. Kinuha nila ako. Ang dapat nga siya isumbong mo sa Veritas. Pero sabi ni Baby Kamomot, mas magandang isumbong mo kay Tulfo, it rhymes, di ba? Yes, yes. At saka, itong columnist na ito, pinaglalaban niya yung mga karapatan ng mga maliliit na tao. Yan ang start. Hanggang ngayon, ang isumbong mo kay Tulfo ay nasa sa ere pa rin. Pero, hindi na masyado controversial kasi yung programa eh. Hindi, controversial because yung tema mismo, kundi dahil sa hindi, yun bilang theme, host. Hindi. Dahil siguro sa akin, dahil nagmumura ako eh. Oo. Eh talaga, pag hindi ko na napigilan, nagmumura ako. Tsaka, I call a spade a spade. Yung background ko kasi, malaking influence yan sa akin eh. Police reporter kasi ako noon eh. Tsaka, siyempre, kung ano yung mga tao na sinasamahan mo, nagiging ikaw din, ano, di ba? Eh, mapagmura yung mga polis. Eh, bumura na ka. Very... Parang na-absorb mo rin. yun lang naman tayo, palamuti sa ng bibig. Mm-hmm. Oh, parang actually, hindi naman sa gina-justify mo. Sorry, ha. Kahit ako din minsan, di ba? Parang expression, eh. Di ba? Lalo na paggalit ka. Mm-hmm. I know it's bad, pero expression yun, eh. Kaya nga si Pangulong Duterte, hindi siyang original na nagpalamura. Ito po yun. So, ilang matagal din tumagal yung isumbong mo kay Tulfo. Nalipat pa ito, di ba? Sa ibang station. From Veritas to DWIZ. Tumagal ako roon sa DWIZ. And then, for a while, napunta sa DZIQ. Yung Inquirer station. Yes, yes. Bumalik ako sa DWIZ. And then, napunta ako sa DZRP. Tapos ngayon, nasa nag-TV rin ako eh. Nasa yes, TV ako for yes, a while. Yes, yes. Sa Channel 9, ang RPN 9. RPN 9. Okay. Oo. Pero hindi ba kasi parang ito yung... I have to admit siguro nang lumabas yung isumbong mo kay Tulfo.
mas lalong tumaas ang popularidad mo. Of course, you were already known. Hindi siguro tumaas yung naging controversial ako. Yeah, kasama na kasi yun dahil lang palamura ka nga eh. Nagmumura. Eh, nagmura ako na. Palamuti sa bibig. Pero wala ka na bang balak na ito'y balikan? Alam mo, Aster, yung baka tanggapin ko yung alok sa akin na maging special envoy to China. Pero, and you are already. You reappointed. Reappointed. Yes, ma-reappoint ako. Special envoy to China. Pero, yung on a permanent basis, ang parang balak nila, maging co-terminus ako sa presidente. Special envoy / press attaché. Ah, okay. Mahirap kasing mag kadami-daming trabaho. Columnist ka, pagkatapos mayroon kang programa. May programa ako hanggang ngayon eh. Yung sumbo mo kay Tulfo. Nasa kung kami sa internet eh. Tapos mayroon ako mga businesses. And then sabi ko, is it worth it? Ang dami-dami kong libel cases. Makasong libel, sabi ko. Tama ba itong, hindi ka gaya ng bata ka pa, kayang-kaya mo, di ba? Ngayon, okay ka pa rin. Kaya lang, abala. Exactly. Abala. Kasi wala namang, hindi naman ako natatakot makulong. Wala pa naman, aywan ko, kasi ang para sa akin, hindi na wala akong, nung sinusulat ko na, na insulto yung mga tao, walang mali siya eh. Ginagawa ko lang yung trabaho ko eh. At ang kaibahan mo, pinangangatawanan mo ang sinusulat mo at ang sinasabi mo. Sinasabi ko. Diba? Kaya, diba, pag nag-apply ako sa NBI ng yung clearance, sir, ang dami mong kaso. O tingnan mo kung ano yung kaso niya, puro libel. Walang kuhan yan, walang theft, walang murder, walang puro libel yan. O nga, no? So nakakakuha ka pa rin ng NBI clearance? Despite sa dami mong libel cases. Yes, kasi trabaho yan eh. Yes. All related job, actually, to your work. Job related. Yeah. Kung mang sinasabi nga nila, may mga iba, yung libel case ng isang journalist is sometimes considered a badge of honor. Pag na-libel ka kasi, ibig sabihin naapektuhan yung nabanatan mo, na isulat mo. Kaya nagdidemanda. Okay, aside from libel cases, kaakibat dito yung mga death threats sa'yo? Yes. Paano mo ito ina-handle? Eh kung pansinin ko naman, hindi na ako makapagtrabaho. Besides, I'm a fatalist. Naniniwala ako na kapag panahon mo na. Mangyayari. Di ba? Pero yung, of course, aside, ikaw matapang ka. How about your family? Siyempre, they care for you. Alam mo, bakit yung mga pulis, may mga pamilya rin. May mga pamilya din na lumalabas sila ng bahay, di ba? Yung isang paa nila nasa hukay na. O bakit sila pinapayagan ng pamilya nila? Trabaho nila eh. Itrabaho ko rin ito eh. Anong isang bagay na kinakatakutan mo? Ang kinatakutan ko yung ma-expose ako na hindi nagsasabi ng totoo sa aking kolong. Kaya ako very careful. Halimbawa, pag nagkamali ako, inaamin ko kaagad eh. Halimbawa, nagkamali ako. Meron kasi akong nasulat, halimbawa, ng isang pulis na akala ko nagkasama sa hold-upan. Kaya napatay. Sabi ko, mabuti nga sa'yo. Sinulat ko eh. It turned out na yung pala, he chanced upon a hold-up, a bank robbery. Nag-responde siya kasi pulis siya eh. Napatay siya. Okay. Noong ngayon, ang akala ng mga ibang pulis, yung tao na yon kasama sa hold-up. He was on his way to work. Naisulat ko. Sabi ko, mabuti nga sa'yo. Pulis ka. Kung pala, he died a hero. Alam mo, sinulat ko yun. Pagkatapos pinuntahan ko yung kanyang, yung burol niya. Mm-mm. Sabi ko, pasensya na kayo. Bubugbugin sana ako. Sabi ko, I'm sorry. Sabi ko, kaya nga ako dito, humingi ako ng patawad. Dahil nagkamali ako. Inaamin ko kaagad. Kaya ngayon na careful ako sa mga pagkakamali na isulat ko. Dahil kuminsan, pag naisulat mo na, mahirap mong bawiin na eh, di ba? Yes, correct. Kaya correct. Yun ang kinatatakutan ko. So, ibig sabihin parang nag-mellow ka na? As, you know, kasi before talaga, wala ka talagang pakialam. Hindi naman. Kasi nung araw din, pag nagkamali ako, inaamin ko eh.
Pero bihira sa patak, parang bihira akong magkamali. Kasi talagang careful ako eh. Kailangan na sabi ko, baka makasira ako ng puri. Nawala namang, di ba alin makasira ako ng puri kung totoo. Eh kung walang, wala namang katotohanan, parang kawawa naman, di ba? Balikan ko lang ulit yung, when you were still a kid, sabi mo nga, kayong magkakapatid, especially ikaw bilang panganay, nakakaranas kayo ng, kasi ngayon parang battery na yun pag sinasaktan ka ng tatay mo or ng magulang mo. During that time, what, yung era na yun? Yes. Kwan yun eh, natural yun eh. Natural yun. Even up to now, maraming parang gumagawa noon, di ba? Pero ako naniniwala, although hindi ko ginagawa sa mga anak ko, ano? Pero may nagsasabi na, may kasabihan, di ba? Bear the rod, spoil the child. Ibig sabihin, kung hindi mo disiplinahin yung anak mo, hindi lalaki na titino. Kung hindi ako siguro dinisiplina ng tatay ko at ng nanay ko, baka hindi ako maging ganito. Ikaw lang ba o pati yung mga iba mong mga kapatid? Kasi para kaming sundalo eh, yung may mga hierarchy. Yung panganay pwedeng latiguhin lahat yung baba. Tapos yung pangalawa ganun din. Kawawa naman yung nasa bahay. Si Erwin. Si Erwin. Kawawa naman yung mga bunsong kapatid mo. Oh. Okay. Si Erwin, hindi naman niya pwedeng mapalo yung ano to, yung sumunod sa kanya, kasi babae. Oh, yes, yes. So, ang mga babae ang masiswerte, yun ang hindi napapalo. Hindi. Eh, paborito ng tatay ko yan. Hmm. Hindi mo dapat, hindi ginagalaw. Parang you have to protect. Kami mga lalaki ang... Ang nasasaktan. Okay. Sino ang pinakapaborito mo sa mga kapatid mo? Wala eh, kasi pinaaral si Erwin, pinaaral ko. Si Ben, pinaaral ko. Si Raffy, pinaaral ng daddy ko yan. Naghati kami ng daddy ko, then nang mag-retire yung daddy ko, walang pera. Hindi kasi corrupt yung daddy ko na mag-retire siya colonel. He only depended on his pension. Tapos nagtrabaho siya bilang sa anti-smuggling. Nung araw, Anti-Smuggling Action Center. Yun ang nagdagdag doon sa pension niya. Pero hindi pa rin kukulang pa rin. Dami namin, di ba? Kaya, sabi, pinanagutan ko yung pag-aaral ni Ben, ni Erwin. Saka ni Raffy. No, si Raffy. Ayaw, ng dad mo. Ng daddy ko. Nahati kami. Okay. Bukod sa iyo, kay Erwin at saka kay Raffy, all the rest nakapagtapos ng pag-aaral. Yes. Lahat sila tapos. Bakit sumunod yung dalawa? Sa'yo, si Erwin at saka si Raffy na hindi nagtapos ng pag-aaral. Si Ben kasi looked up to me. Noong announcer ako, announcer din siya. He followed in my footsteps. Si Erwin naman, nag-aaral niya sa UE, University of the East, at kumukuha ng accounting. And since kuminsan nakakalimutan ko siyang bigyan ng 1 week na allowance, pupuntaan ako sa police beat. Sa, psst! Kulang kuya, nakalimutan mo. Ibigyan ko. Yeah. Eh na. Tapos sabi niya, ito palang ginagalawang magalawan mong mundo. Ha? Parang maganda. Kaya sumunod niya, naging reporter din niya. Nagsundalo, nag-US Army. Lumaban sa Iraq, yung first war. Whose idea was it na, of course, parang of course, sinundan ka rin talaga ni, naging inspirasyon ka talaga ng mga younger brothers mo. Si Ben, pumasok sa media. Si Erwin, pumasok sa media. At of course, si Raffy, pumasok sa media. Pero yung gumawa niyang kanyang parang public service program, ay si Raffy. O lahat sila nag-public service? Lahat sila. Okay. Kasi pupunta sila doon na sabi, oh kuya, ganito pala ang trabaho mo. Ganda-ganda ng trabaho mo. Ha. Marami ka natutulungan. Ayun, si Ben, for a while, worked with me. Yung sabi ko, Ben, ikaw yung manager ng programa kong isumbo mo kay Tulfo sa television. Yes. For a while. And then si Raffy, nagmamasid. Oy, kinopya niya. Si Erwin, na-employ na ng kuan, ng ABS. ABS, newscaster. Yes. And he had his own program correct. As well, yes, diba? Right. Kilala kasi ang mga Tulfo sa pagiging ladies man. Wow. Sino sa inyo ang pinaka? Tama ba yung term ko, pinaka? sabi pa ka nung Maranao, delikado. Diba?
Totoo naman yan eh, di ba? Hindi nyo naman tinatago yun eh. Pag sinabi ng mga ladies man, ibig lang sabihin na talaga na, nandun yung charisma nyo pagdating sa babae. Tatandaan ko pang mayroong unang araw sandwich spread. Oh, yes. Ladies' choice. Yeah. Ladies' choice. Hindi ko na nga sinabing babaero eh. Napakaan naman yun, parang napaka-blunt. Sinabi ko kayo nga, sabi ko, ladies' man. Ladies' man. Di ba? Di ba maganda? Yeah. Pakinggan. Sila kasi mahilig sila. Ako, wala akong hilig dyan. Alam ang nyo? Ang mga babaero dyan, si Ben, si Raffy, si Erwin. Tanungin mo sila. So, ang isang Mon Tulfo ay hindi babaero? Mabait ako. Okay. Wala. You have 8 children. Of course, as a father, I mean, ibang klase ang disiplina sa inyong magkakapatid ng parents nyo. Now, as a father, as a parent yourself, so, paano mo disiplinahin yung mga? Wala kami. Lahat kami. Hindi kami namamalo. Oh, okay. So, ang ako, stand at the corner. Ganon. Ito sila. Doon ka na, bahala ka na. Kaya, deprived of privileges. Hindi ka pwede manood ng TV. Nung araw, wala naman kasing TV kaya pinapalo. Palo, grabe ang palo na yung inabot ko sa mami ko. Pinapalo ako ng yung latigo ng kabayo. Oh, masakit noon. Pagi? Yung latigo ng kabayo, yung sa, di ba, may yung tartanilya. Oo. No? Diba yung saka yung pagi, may pagi rin, no? Pinapalo din ako niyan. Sakit noon. Okay lang. Ganun talaga, di ba, nung araw. Pero hindi ka naman nagkaroon ng hatred sa mga mahal. Mas mahal kong, mahal naman. Oo. Kasi naiintindihan namin sila eh. Kasi ganun din ang ginawa ng mga magulang nila sa kanila. Mm-mm. In fact, kaya siguro lumayas ang daddy ko, nagsundalo, dahil sa harap ng girlfriend niya, binugbog siya ng daday niya. Okay. Parang napahiya siya. Siya. Kaya siguro ginawa din niya sa mga anak niya. Naging disiplinarya naman siya sa inyong magkakapatid. At saka na military kasi siya. Pero sa inyong magkakapatid, walang gumaya? Sabi na, mo? Dalo? Na may palo or anything? Wala? Wala. Wala. Akong na. Kasi siguro na naramdaman namin yung sakit eh. Yung bakit bakit paluin pa, pwede na mapagsabihan, di ba? Kaya lang sinisigawan yan, nainigaw ako. Among your children, mukhang si Patrick ang sumusunod sa iyo. Si Tama Patrick, ba ako? Si Patrick. Si Patrick. Oh. Okay. Yung nagsusulat at sa dyaryo at sa radyo. Ginagaya din niya ako. Yan nga eh. Siyempre, inspirasyon, di ba? Idolo ka eh. Idolo ka ng mga kapatid mo, idolo ka rin ng mga anak mo. So, si Patrick lang mag-isa among your kids. Ang nakikita mong nakasunod sa yapak mo. Yes, siya lang. Yung iba naman kasi ibang profession. Ano ang nagpapangiti sa isang Mon Tulfo? Palabiro ako eh, di ba? Tinawin yung, I have a terrific sense of humor. Kuminsan pa nga, may which people don't know about? Yung palatawa ako, yung palabiro, at saka yung mga biro ng mga green. Diba? Panoorin ninyo yung SNP. Kasama ko si Lu Andrade. YouTube ito? YouTube. Actually, SNP stands for Sex and Paranormal. Ako yung sex, si Paranormal. Every Friday. Yes. O parang yung TikTok natin. Yes, this is every Friday, pero 12 noon tayo. Oo. So, this is, nagsimula na ito, yung programa mo. Dalawang episodes na. Sinasabi namin, halimbawa, diretso ka ako eh. Kaya sabi ko, for general patronage, yung mga bata, hindi pwede dito. Sinasabi namin, kasi pag, halimbawa, talaga. Diretso. Kasi diretso. Walang mali siya eh. Kaya nga siguro yung marami tayong mga dumami tayo sa Pilipinas. Kasi ang tingin sa mga tao yung marumi ang sex. Yeah. Diba, nalalagyan ng mali siya. Tinatago nila ngayon. Oo. Mas lalo mong tinatago yan. Eh. Kaya dumami tayo. Kung i-rewind ang buhay mo, may gusto ka bang balikan at may gusto ka bang tanggalin? Kung i-rewind ang buhay ko at hindi pa rin ako pumasa sa PMA, sa pagiging militar, dito pa rin ako. Napakasarap pala nito. As a media person. In fact, tinuturing kong maswerte ako, napunta ako dito. Kung hindi ako bobo sa math, hindi ako pa pupunta rito.
at hindi ako magiging popular. Ano ang pinaka-biggest threat sa pagiging media person mo? Yung abala sa libel cases. Pero that comes with the territory. Correct. Yung maabala, libel case dito, libel case doon, punta ka rin sa Maynila, punta ka sa Quezon City, punta ka dito. May mga probinsya pa? Mayroon. Mayroon. Pero dito na namin sinasabi dito i-file. Para you have mas madali, mas mabilis muna pupuntahan. Correct. Ayun kasi ang hassle noon kung sa probinsya mag di ba, magpa-file, pupuntahan mo pa. Mostly yun. Naman kasi mga officials dito eh. Dito sila nagtatrabaho eh. As a media person, ano ang advantage, ano ang disadvantage if there is? Disadvantage muna ano? Yes. Kung pera, walang pera. Walang pera ang media. Kaya lang prestige, di ba? And popularity. Ako, ang kung maaari, ayaw kong maging magtrabaho sa media yung aking mga anak. Maliban lang kung sa advertising agency. Oh, yes. Yan, di ba? Diyan kumikita. Kasi media din yan, di ba? Pero kung sa dyaryo, kwan yan eh, ano ito? Calling kasi yan eh. Parang pare. It's more for the love eh. Oh, yes. Uh-oh. Parang it's a vocation. Vocation, yes. Correct. It's not a profession. It's a vocation. Parang priesthood, di ba? Yung calling. Calling yan eh. I agree. Yes. Uh-oh. Ang advantage is yung popularity, prestige, na nakikilala ka. At saka sa akin, self-satisfaction pag nagsulat ako. Na-expose ko yung katuwalian ng lipunan at saka ng mga tao. Lalo na yung nasa gobyerno. Correct, oo. Okay. Pero hindi mo ba plinano yung pagiging, parang commentator ko na rin at the same time, di ba? Commentator in the sense yun ang talagang tema ng ano mo, ng column mo eh. I never expected na mapunta ako dito sa profession na ito eh. Kasi talagang focused ako nung araw maging sundalo eh. In fact, sabi ko, yung mga pumupuntang media man, assistant provincial commander sa Leyte, sabi ko, ano ba ito? Parang sunod na sunod sa tatay ko. O, ayoko nang ganun sumunod. Hindi ko alam na magiging ganun din ako. So, yung success mo ba inabutan ng father mo? Yes. Okay. Ako nang, kaya lang hindi naabutan ng father ko, yung sila Erwin at saka si Raffy. Tsaka si kay Ben. He would have been mighty proud. Mm-hmm. Sa akin na inaabutan niya yon at sabi niya binabawi ko na yung sinabi ko sa iyo na inutil ka. Ang sakit noon, di ba? Oo, di ba? Kasi ako iba-ibang reaction ng tao, di ba? Pag sinabihan na inutil ka, ipapakita ko sa iyo na hindi ako inutil. O pag sinabing huwag mong gawin, ginagawa ko. Yung iba naman, pag sinabing inutil, ay inutil pala ako, hindi ako ganun eh. Iba ang personality ko kasi, personality very ng Tulfo strong, yan. Very strong personality. Ng Tulfo yan. Yes. Sabi, hindi ka gwapo. Gwapo naman ako ah. Okay, binanggit mo na rin lang ang salitang gwapo. Sino sa palagay mo sa inyong magkakapatid? Pito kayong mga barako. Sino ang pinakagwapo sa inyong magkakapatid? Ako yun. Ayun. So, latak lang sila. So walang magagawa yung mga younger brothers mo? Wala. Sila Erwin, wala. Okay. Yan. Si Raffy, wala rin. Si Ben, mukhang tutubi. Naku, Ben. Okay, nabanggit mo na rin lang yung mga kapatid mo na pare-pareho na nasa public service. How would you describe Raffy? Si Raffy, ano ito? Pareho ko na maawin. Yung nakuha namin niya sa magulang ko, yung sa nanay ko, na isusubo na lang yung pagkain. Pag may humingi, ibibigay pa. Ganun kami. Okay. Nakuha namin yan. Yung sigurong yung buong ang loob, nakuha namin sa daddy ko yan. Si Raffy ganon. Kaya siguro na mahal siya ng masa. Ganon siya na. Erwin. Si Erwin, ganon din. Si Erwin lang matyaga. At buong loob ni Erwin. Sundalo eh. Lumaban yes, sa Iraq. Yes. Buong loob. Sino mas matapang sa inyo ni Erwin?
Hindi naman na tapang. Minsan, prinsipyo kasi yan. Okay. Sa akin, walang tao kasi na duwag . Pag na nasa prinsipyo na, yung pinag-uusapan, siguro tumatapang. Yun ngang hayop . Sinipa-sipa mo, kagating ka. Ganun din ang tao. Correct. Ben. Si Ben? Ay, Amerikanong-Amerikano. Pero natuto siya mag-Tagalog dito. Dito sa si Ben kasi, nung pumunta sa Amerika, hindi na kihalo-bilo sa mga Pinoy, sa Filipino community. Oh. He lived in an all-white community, na village, na puro Amerikano. Okay. And of course, ang kaisa-isang babaeng kapatid mo na pumasok sa public service, si Wanda. Si Wanda. The former DOT secretary. Actually, si Wanda, yung in-offer kasi sa akin nung si Digong, ay unang-unang kinuha ako agad ni Digong nung natapos siya. Hinahanap niya ako, saan si Ramon? Papuntahin mo nga dito. Pinuntahan ko sa bahay niya. Bahay niya, simple-simple. Sabi niya, gusto kong ikaw yung maging DILG secretary. Bagay. Ayaw, oo, sabi ko. Bagay. Oo. Sabi niya kasi, kung daw, gagalit ako sa mga polis na abusado. Oo. Ayaw ko, sabi ko. Bakit? Wala akong managerial ability, sabi ko. Oo. At saka, hindi rin ako ma-approve ng makakapasa sa commission on appointments. Marami akong kalaban, di ba? Yes, yes. Oo. Sabi niya, oh, sige, si Wanda na lang. Sabi ko, DILG, hindi. Tourism. Ayun, kinuha siya. So, recommendation mo pa rin. Oh, recommendation pa. Ikaw nag-recommend. Yes. Uh-huh. Second thought ni Digong. Huh. Okay. Oh, sabi niya, si Wanda, kung ayaw mo. Pero kilala na niya si Wanda . Pero bakit naisip ni Pangulong Digong na ikaw ang gawing special envoy or envoy sa China? Kasi may mga nakikita niya na yung China, minsan marami akong mga kaibigan in check, di ba? At saka sabi niya, mag-special envoy ka na lang. Sabi ko, ano ba yan na ayaw ko nang magkuha sa gobyerno. Sabi niya, wala namang sweldo ito . Ay, sabi ko, sige. Oo. Oh, I'll wow. I'll invite investors. Oo. Walang sweldo, special envoy. So, talagang for the love lang? At talaga? Oo, wala. I didn't know that. Wala. In fact, sayang yung nag-pandemic kasi. Kasi kung walang pandemic, ang dami ng mga Chinese na investors na dumating dito dahil sa akin. At saka kuminsan yung special envoy na yon, nagba-back channel ako . Pag halimbawa may nung araw walang pandemya, may alitan sa West Philippine Sea, may mga contacts na ako . Sasabihin ko, tama na yung nagba-back channel ako, tapos sasabihin ko, ang dami-daming, 100, 100 yung barko ninyo doon sa yung mga fishing boats. Hindi na makapagpangisda yung aming mga mangingisda. Makakuha naman kayo, yun, sige, binawasan. Naging 20 na lang instead of... From 200. Ang laking bagay. Ganon, yung give and take. Magaling ako uminom. Yung kanilang mautay, sila nalalasing, ako hindi na ako nalalasing. Parang sake sa Japan. Okay. At saka gustong-gusto ng mga Chinese na... yung inumin nila, may amoy kasi yung mautay. Mm-hmm. Tsaka kuha niyan, halos 99% alcohol. Oh my God. Oo. Si Mon Tulfo ba ay marunong umiyak? At anong bagay ang magpapaiyak sa'yo? Tandaan ko pa nung araw yung umiiyak ako pag galit na galit ako. Natatandaan ko pa yung si Ben at saka si Raffy at saka si Erwin. Meron kaming assignment sa yung mga malalaking, yung mga matatandang mga kapatid na alagaan yung mga maliliit na kapatid. Si Erwin, bata pa yan . At saka si Raffy, magkasunod yan. Siyempre, gusto mo maglaro, nakatay sa akin yung... Naturno ko na yung magkarga. Iyak nang iyak sila . Sabi, paano ko kaya mapatahan ito? Yung merong bar yung daddy ko sa Juan, lalagyan ko yung ng malkunting alak yung gatas nila. Tulog sila, di nakapaglaro ako.
ibang klase. Sabi ng lahat, mami ko, bakit amoy alak ito? Ewan ko, me. Yung, di ba, yung... Yes, oo. Lulutang yun. Bakit amoy alak? Ewan ko, me. Sabi ko, wala naman ako. Karga-karga ko lang yan. So marami ka palang kalokohan as a young boy. O kaya ka palagi yung pinapalo, di ba? Hindi ka lang pala makulit, talagang pasaway. Pasaway. Ayun, I think that's the right term, pasaway. Hanggang ngayon, pasaway pa rin ako. How do you want to be remembered by the people? For my kindness, yung maawain na pa siya ako eh. I have my compassion for the less privileged is high. Diba? Ang rating ko siguro kung compassion. Kaya itong isumbong mo kay Tulfo, yan ang, kaya ako minamaintain yan because of my compassion for the less privileged. Because of compassion, generous ako, mapagbigay. Amazing yun. Kasi like, di ba, nakaka-surprise. Dahil nga, siyempre yung impression sa iyo ng tao. Well, hindi nila, ngayon, sasabihin ko na, nagta-tithing din ako. Yung a certain percentage of yung kita ko, napupunta sa charity, sa foundation ko. Binibigay ko yan. Pagpapaaral ng mga mahihirap, mayroon na. Tapos yung mga nagbigay ng gamot sa mga may sakit, medical missions. In fact, sa summer, ilang beses ako nag-medical mission dyan, 2 beses. Dinala ko yung mga doctors ng St. Luke's. Yung Yolanda, nauna ako, may nauna ang grupo ko. Yung grupo ko sa Isumbong Bukay Tulfo at saka yung grupo ng St. Luke's doctors at saka yung Chinese General Hospital. Alam mo, ang dami nating discoveries sa araw na to, no? Kasi like even me, no, syempre from the outside, ito nga yung impression sa iyo. Yung impression kasi kuminsan you cannot judge a book by its cover. Correct. Akala lang ko minsan, di ba, may minsan nakikita mong itong walang itong tao ito, pero hindi mo alam mabuti pala ang kalooban. Eh, meron naman, magandang-maganda, bait-bait yung halimbawa sa pelikula, pero barumbado yan sa tunay na buhay. Sa tunay na buhay. Mm-hmm. Di ba? Kanya-kanya yan eh. Siguro, they judge me based on, kasi hindi... On what they see. Oh, sabi nila, suplado. Suplado. Oh, uh-huh. Pero pag nalaman nila, yung mga pumunta sa opisina at hindi pa ako makakakain, pinakakain ko. Pinatutulong ako, talagang tulong. Anong gusto niyong ipahatid sa ating mga viewers? Alam mo, isa lang ang kung mayroon akong kamay na naniniwala kasi ako sa kasabihan na kapag ikaw ay mapagbigay sa kapwa mo, if you're generous to your fellow men, yung mga nangangailangan, babalik sa iyo yan eh. Tingnan mo ako. Nung araw, ang liit-liit ng sweldo ko, pero nang matuto ako mag-tide, yung ikapo, nagbibigay ako sa may hirap, lumago yung buhay ko. Bumabalik eh. Ganon din yan. Kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, gagawin din sa'yo. Bago kitang pasalamatan, let me thank my personal sponsors. Maraming salamat, Every Belena, Pillow Glow, Doc Rob's Chiropractic Wellness Clinic and Food Supplements, Mesa Tomas Morato, Quezon City, Lugawan Itonio, Quezon City, Erase Beauty Care, Nutritech, Richie's Kitchen by Richie Ang, Les Asile Salon for My Hair and Makeup, Gandang Rick Reyes, Chato Sugay Jimenez, Pandan Asian Cafe, maraming salamat Alvin, Aficionado, Coloretti Clothing by Bebot Santos, Studio Manila, and my special thanks to Attorney Perdito Pasio, Sharina De La Rosa ng Chandelier Event Place, Gamboa ng Erase Beauty Care, at maraming salamat, George De La Luna. Thank you so much for all the help. And of course, yung mga kailangan nyong i-promote. Sex and Paranormal 101. S stands for sex, P stands for paranormal. Ako yung sex. And of course, that's every Friday at 8 o'clock in the evening. Correct. Nasa YouTube channel din ito. Uh-huh. And then, of course, naandyan pa rin ang isumbong mo kay Tulfo. Mayroon pa. Ayan. Andyan pa rin kasi may staff ako. Nasa internet kami. Of course, yung column mo, naandyan pa rin. Sa Philippine Star. Philippine Star. Yes. Halos naikot mo na lahat. Times Journal, Philippine Daily Inquirer,
Nag-PNA ka pa, di ba? Philippine News Agency, di ba? Times Journal, Philippine Daily Inquirer, dito na. Bulletin, Inquirer, Manila Times, at saka ngayon Philippine All major Star. Dailies. Yes. All major dailies, yes. Di ba? And then... Nagpapasalamat ako doon sa mga dyaryo na napuntahan ko dahil ay sinuportahan ako sa mga libel cases ko. Dahil... Oo naman. Kaakibat diba? Lang ng ni Ramon Tulfo. Oh. Yung pangalang Ramon Tulfo, yung libel. Ano ba yun? Encouraging them? Na palbasa, ang importante. Hindi, sinasabi ko lang sinuportahan ako. Minsan pa nga, I feel sorry for yung mga ibang kasamahan ko na hindi naman, wala namang kinalaman sa libel, dinadamay pa. At saka hindi, job-related ito eh. Correcto. And besides, you're right, dapat ka lang talaga supportahan and you work for them as well. Parang empleyado ka nila eh, pag kolumnista ka correct, eh, di ba? Right, alam mo maganda yung gano'n na sinusuportahan. Maraming beses na kasi ako nakulong. Oh my God. Nakulong ako sa kwan, sa bataan, na contempt of court. kasi tinuligsa ko yung judge. Dalawang judge. Dalawang beses ako nakulong. Isang sa Olonga po, may judge na sabi ko nagsusugal na sa Subic. Nung araw, buhay pa yung Subic eh. Eh, siya lang pala ang judge sa Olonga po. Hindi ko binangalanan siya. Parang bato-bato sa langit ang tamaan. Tatamaan talaga siya. Talaga. Kumbaga ano, sa pool eh. Oh, sa pool. Tama yung sinabi ko mayroong judge. Pero kahit wala kang binanggit? Oh, wala. Oh. Pero siya lang ang judge na babae. Sinulong ako ng dalawang linggo. Pagkatapos sa Bataan Provincial Jail. Pero on my second week, pinakawalan ako ng Court of Appeals. Oh, sabi ko, kasi, pero hindi ka natatakot. Imagine, trabaho. Hindi na lang libel case eh. Trabaho ito. Okay. So wala kang pakialam kahit makulong ka. Kasi, di ba? Basta prinsipyo. Basta prinsipyo yung sa Amerika din, hindi na pinahihirapan akong makapasok. Kasi may nakalaban akong consul dito sa US. Sa iyo, ng abusadong consul. Pero wala na dyan ngayon. Wala na. Tapos siguro sinumbong ako. Pag pumapasok ko sa Amerika, sabi ko wala akong kasalanan. Doon ako sa corner ng mga... Hinuhold ka? Hinuhold ako. Isang oras, pupunta ako. Sabi ko, what wrong have I done? Nothing. Pero pinalulusot ka naman eventually. Oo, pero... Gusto ko lang pahirapan. Ayun. Okay lang, sabi ko. Ano ang mga ibang experiences mo na may kinalaman sa trabaho mo ang hindi mo makakalimutan? Yung muntik na akong ma-ambush. Meron lang kasi ako din siguro, psychic din ako eh. Nararamdaman ko. Na may mangyayari sa'yo. Tapos nalaman ko later on na naging kaibigan ko yung mga yun. Inutusan daw nila sila. Mga sundalo, inutusan daw sila ni General so-and-so na ambusin ako. Sa oh my gosh. First time lang ito nangyari. Never na naulit. May mga ibang beses eh. Pero kaya nga yung threat, minor, no? Yung mga death threat sa'yo. Okay lang siguro. Yung trabaho. At saka, pagpanahon mo na kasi. Di ba? Pero hindi ka ba na, no? Like, kasi parang yung kontrobersiya, parang pag sinabi mong Mon Tulfo, kaakibat na yung kontrobersiya bukod pa sa mga libel cases na kinakaharap mo. Kasi siguro, trabaho kasi ito eh. Oh, kaya siguro, I have a very strong personality. Yes. I agree. Hindi ko naman na, wala naman, hindi ko naman sinasadya na gwapo ako. Ayun, tuloy yung aking tumataas eh. binababa, tumataas tuloy. Ayaw mag-agree. And of course, your general message or yung inyong mensahe sa lahat ng mga taga-subaybay nyo. Yun lang, ma'am. Sana subaybayan ninyo yung aking programa with Lou Andrade, SNP 101. Paranormal si Lou Andrade, isa sa mga magagaling na psychic sa Pilipinas. At saka fortune teller siya. Oh. 98% accurate yung kanyang prediction. Talaga? Saka minsan titingnan ka lang sa mata, malalaman na niya may problema ka. Oh, grabe. Grabe siya. UP graduate yan, ha?
I should see him. I should see you. Hindi, gusto ko siyang ma-interview. Ayun ako. Ay, mabuting interviewin mo siya. Yes, yes, yes. Oh. Nagki-cleansing siya ng mga bahay na may, halimbawa may sinasabi may mga mga apparitions. Oh, yes, pinupuntahan yes. niya. Magaling. Oh. Magaling siya, magaling. At saka nagbabasa siya. Binabasa niya. Alam mo ba ang basa, yung kuha niya, yung hula ay kumisa niya? Ito, thesaurus. Makapal yung thesaurus. Tapos, mayroon siyang, mayroon kang question? Anong question mo? Hawakan mo yan. Pinahawakan yung kuha mo. Ito, alam mo. Thesaurus. Grabe. Sige. Ibuklat mo. Ibubuklat mo. Kung ano yung page, babasahin niya. Oy, basa. Yun ang kasagutan. Yun ang kasagutan. Wow. Kaya ako, kaya believe ako sa kanya. Tsaka at the same time, paano nabuo yung tandem niyong dalawa? Ako po ay naniniwala sa paranormal. At merong, although I'm not a psychic, yung mga iba nakakakita, ako naman nakakaramdam. At saka yung, mayroon ako na, may very, very strong yung sixth sense ko. At kung ano yung sinasabi ko, nangyayari. Hindi ka ba natatakot? Hindi. Yung na-predict ko yung Yolanda, sabi ko doon sa mga tao ko, mag-prepare na nga kayo ng mga, kasi mag-prepare tayo ng mga kumot, gamot, mga pagkain, kasi parang may mangyayari, sabi ko. Nangyari nga yung Yolanda, kaya nauna kami. Una-una kami ron, kami yung NGO, non-government organization na unang nakadating sa Tacloban. Napahiram kami ni Ramon ang ng eroplano. Doon kami sa airport na sagap namin lahat yung mga tutulungan. Hindi kilabutan naman ako. Di ba? Hindi ba sila nagtataka yung mga kaibigan mo, lahat ng mga pinagsasabihan mo ng ganon? Mayroon akong kuan eh, yung chief of staff ko si Aline Ferrer. Bossing, huwag ka na magsalita. Minsan, kasi kaya nga eh. Nagkakatotoo. You just keep it to yourself. Mayroon isang nasabi ko, yan malapit na siguro mamatayan. Sabi ko, babaril sa ulo. Babaril nga sa ulo. 1 week later. Alaka. Ganon ako, mayroon akong ganon. Kaya opposite nga lang yung ano nyo. Oo. Ay, hindi siya bastos eh. Kaya nga opposite din niya. Paranormal. At saka kung ang kami, estudyante kami ni Jimmy Licaoco. Oh. Alam mo, Mon, nakakatuwa kasi siguro, kasi like, una, marami rin akong discoveries. Which maraming salamat for sharing your life story to me and to us, to everyone. Dahil ito yung mga bagay na hindi nila alam tungkol kay Mon Tulfo. Sabi niyo nga, don't judge a book by its cover. Dahil marami kayong hindi alam tungkol sa kanya. Mas marami tayong alam na tungkol sa kanya. So ito yung malalaman niyo. With that, maraming salamat. Maraming salamat for this time and for this opportunity na, like what I said, nahubaran natin sa araw na ito. Maraming salamat mga kaibigan. Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-share and hit the bell icon of TikTok with Aster Amoyo for updates. At syempre pa, sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programa. Every Friday, dito lamang po sa TikTok with Aster Amoyo. Hanggang sa muli.